Ito na naman po si Wayne, magbibigay tip na naman sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa loya. Kung ano ang parte ng loya o loya sa atin. Okay po? Ang hawak ko ngayon po ay isang bilaong loya po. Kung napapansin nyo, parang may ano na siya, tumutubo na siya. Dahil naka-stack na kasi siya. Marami kasi akong stack na loya. Nag-i-stack talaga ako ng loya dahil sa mga kabuburitsihan ko sa buhay. Ginagawa kong juice, ginagawa kong tea, at saka ginagawa ko ng pangsahog sa ulam. Okay po, yan po ang factor ng loya ko. Ginagawa ko siya ng juice, nilalagyan ko siya ng mainit na tubig, ginagawa kong kape. So yan po ang loya. Para yung hika ko maalis kasi lagi akong inuubo-ubo din, saka yung hika ko. So yan, gumagamit ako ng loya or loya para sa aking kalusugan po. So yan po, alam nyo ba na ang loya ay hindi lang po pang ulam or hindi lang po pang sahog sa ulam or pang kape or pang tea. Marami po ang gamit po ng loya. Alam nyo guys, ang loya po ay pangontra po sa masasamang elemento. Okay, so guys, paano po ba ang luya po, pag umaalis kayo ng bahay, pag pumupunta kayo sa malalayong lugar, magdala lang kayo ng isang dakot or isang hatid ng kunting peraso lang na luya. Okay, so ilagay nyo sa mga bulsa nyo, ilagay nyo sa bag pag magbabiyahe kayo ng malalayong lugar, dahil itataboy niya ang mga masasamang mga elemento, masasamang espiritu, katulad ng mga engkanto, mga duwende, ganun po, no? So yung mga aswang, mga tiktik, ganun po. So experience ko lang ito guys, no, sa aming mga pamilya. So yung kapatid ko kasi, yung bago lang napunta sa probinsya kasi nasa syudad na siya, no, umuwi siya sa probinsya. So ngayon, kasi pa bago pa lang yung panganak niyang anak niya, mga 9 months pa, hindi pa naabutan ang mga 7 months pa lang talaga. So ngayon, para maiwasan mabati, maiwasan maengkanto, ganun, maiwasan na minsan, di ba, may mga ganun, binati, na uso, ganun. So, nilalagay niya ng, nilalagyan niya ng luya sa may damit pababa. Sinisiksik lang niya doon sa may diaper banda. So, sinisiksik lang niya itong luya na to para iwas usog, para iwas, iwas bati. So guys, lalo na po sa mga bata na mga bagong panganak pa lang, pag nagbabiyahe kayo sa malayong lugar, bukod sa mga anting-anting dyan, so maglagay kayo ng loya po guys sa damit ng anak nyo, no? O di ba kaya may bulsa yung anak nyo, may bulsa yung damit, lagyan mo ng ganyong kalaking loya. O kahit na kalahati pa rito, baka masyado lang malaki. So lagyan niyo ng luya para hindi siya mausok, para hindi maingkanto, or pa hindi maduwente, ganun. Kasi yung mga bata kasi marami kasi lang makikita. Marami kasi yung makikita ng hindi karaniwan. So ang tanging pag-iyak lang ang pwede niyang makareklamo. So hindi siya makapagsalita. Tanging pag-iyak lang ang gagawin niya, guys. So ayan na, pag mag-iyak yan guys, na busog naman, bakit iiyak? So alam mo na guys. So lagyan mo ng aluya. Kahit na ikaw guys, ako nung nagbibiyahe ako nung nakaraang linggo, naglagay talaga ako ng luya guys sa bulsa ko, nilagay ko sa bulsa, and then may dala akong bag, naglagay din ako ng luya dun sa bag para makauwi ka ng ligtas, para hindi ka maligaw, para ayos disgrasya. So ganun lang po guys, sa awa naman ng Diyos, nakauwi ako ng ligtas. So lagi ko yung ginagawa guys, pag umuwi ako ng probinsya, nagdadala ako ng luya. Pero hindi ganun, pero hindi naman ito ganun karami guys. Ganun lang, tapos hinahati-hati ko. So mga anak ko din, nilalagyan ko bawat bulsa nila. So nilalagyan ko, hinahati-hati ko ng ganun para ilalagay ko sa mga bulsa-bulsa nila guys. Para iwas talaga, no? Iwas disgrasya, iwas mga ganun-ganun guys. Pero guys, ito yung mga koro-koro lang, mga kasabihan. Pero kadalasan naman may tugwa. Wala namang mawawala kung susubukan po guys. So, dahil kasi wala lang, na-experience ko lang ito guys sa amin. So, pag nilalagay ka na ng luya
sa ano mo, sa damit mo sa parte ng katawan, maiwasan mo yung disgrasya, maiwasan mo yung mga masasamang espiritu, mga engkanto, mga usog, mga bate. Ganun po guys. So guys, lalo na pa sa mga bata, mga buntis, kung maglalakad kayo, kung biyahe kayo sa mga lalayong lugar, magdala kayo ng mga luya guys. Lagyan nyo yung bag ninyo, lagyan nyo ng bulsa nyo, no? So, alam mo, hindi ko, maraming nakakansya sa akin, ano ba yan, lagyan mo ng bawang para maging paksiw, na wala akong pakialam sa kung ano sasabihin nila. Oo nga, may maraming nagkakansya kasi, syempre, ano, pero, wala. Bahala kayo kung anong iisipin niyo. Basta sa akin po, gusto ko mag-sip. Mag-sip ako. So, sip kami. So, maglalagay ako ng luya, guys. Dahil ito po ay, ano, tested ko na, no? Bukod sa pagluluto, marami po ang factor ng luya sa ating pamumuhay. So, guys, ito experience ko lang naman. So, walang dadaig pa talaga guys sa panalangin ng Panginoon. So guys, manalangin tayo pag tayo magbibahay kahit hindi tayo magbibahay. So yan po ang makapangyarihan sa lahat, no? So ito yung mga ano lang naman, mga kasakasabihan, no? Pero wala namang mawawala kung susubukan. So luya po, lagay niyo sa mga anak niyo sa bulsa niyo guys para hindi mausog, hindi mabati or hindi maengkanto or whatever, hindi maligaw. So guys, kahit ako malaki na guys, pag nagbibiyahe ako, naglalagay ako ng luya kahit saan sa parte ng katawan ko, no? Sa bulsa, di kaya sa bulsa din sa kasabag ko, no? So pati lahat kami nilalagyan ko pag lalo na pag pumunta ng probinsya, nako, maglalagay talaga ako ng luya. Luya. O kasi para prevention lang po guys. Okay guys, sana may makukuha kayong tips na to, and then sana tulungan niyo ako mag-subscribe. Isang subscribe lang po guys ang sa akin po, no? So sana may makukuha kayong tips, and salamat sa panonood, and God bless. Bye bye.